So far, all is well, and I'm thankful that I'm alive. I came in Colombia kasi ayoko mag-overstay sa America. So, my choices are Colombia, Mexico, and Brazil. But the easiest way, the easiest flight is Colombia. So sabi ko, sige, mag-Colombia na lang ako. And then maybe Mexico, pagpabalik na lang. And Brazil, I learned na medyo mahigpit daw at nakakailangan sila ng yellow pass related sa COVID. So sige, Colombia tayo. On my first week sa Colombia, I stayed in Bogota. Very skeptic ako. Medyo scared ako. Tamang hinala ako sa lahat. Kasi nga, alam ko na maraming cartel, maraming addict. Na sa first day, sobrang takot talaga ako ever, kahit saan. Takot na takot ako. Hawak-hawak ko lagi yung bag ko, ganyan. May lulapit lang sa akin na pulubi, magmamadali agad ako. Second day sa Colombia, sa Bogota, medyo nabago. Parang medyo naintindihan ko. Na parang medyo Manila lang pala ito. May part na nakakatakot. May part naman na hindi. So, dun sa mga hindi part na nakakatakot, andun ako. Mahirap kasi wala naman ako nakakausap na any English speaker. As in, ako lang. It was like I'm an island inside their country. Pag may makausap akong English, "Oy, hi, hello." That's it. Pag Spanish naman, "Oh, como estas? Muy bien. Gracias. Ito, mucho gusto." Ganun na. Nung una, magkakaalam ko pa sa mucho gusto, I like you a lot, hanggang sa na-realize ko, sabihin pala nun, "It's nice to meet you." Oo, ginagamit ko ang Google Translate, pero hindi lahat. Kasi minsan, syempre, wait lang. Hindi pa naman, habang middle of conversation, wait lang, Google Translate ko. Hindi naman pwedeng laging ganun. So, first week, nag-enjoy ako sa Bogota kahit medyo nakatakot. Hindi ko siya na-maximize ng sobra. Pumunta ako sa Cartagena. Kasi meron akong festival na gustong makita. Is yung tatawag na Alburo Festival, kung saan yung mga lalaki para maging binata, kung sa atin, tinutuli para maging binata na siya. Doon naman sa kanila, kailangan nilang kumantot ng donkey. So sabi ko, sige, gusto ko siyang ma-experience, gusto ko siyang ma-document. Guys, hindi lang ako basta vlogger na blah blah blah. It's a vlogger na type of documentaries, diba? Lumipad si Francis, hindi ako team. Lumipad ako mag-isa doon. So, hindi ako Spanish speaker. Luckily, meron akong nabudol na isang Italian na traveler para siya yung mausap doon sa mga tao. Nahiya ako, actually, kasi ginawa ko siyang parang PA for that day. Siya yung kumakausap sa tao. Pag, "Como estas?" So, hindi ko na alam sabihin. Dito kakausapin mo siya, ganyan. So, after noon, magandang experience ko sa Cartagena. Ayoko lang yung weather dahil sobrang init. And then most of the people that I met, pumupunta silang Medellin after, or Medellin. Actually, wala na akong reason talaga. Parang tapos na ako sa Cartagena. Pero dahil ang main reason ko sa Colombia para pumunta doon is ang Guatapé. Guatapé is what I know about Colombia. So, meron akong Facebook friend, pakala niya isang Nikki. Siya yung nag-jumping rope sa kung saan-saan. Nag-jumping rope siya sa Colombia before. And I was amazed by the beauty of Guatapé. So, sabi ko, pag napunta ko ng Colombia, gusto kong makarating dyan. So, dahil malapit yun sa Guatapé, ay sa Medellin, 2 hours lang. First day ko, ang ginawa ko agad pumunta sa Guatapé. Sticking to what you know about the travel food, so in-explore ko ang food nila. Medyo nahirapan ako kasi wala silang masyadong food district na matatawag, na puro pagkain na iba't iba, maliban sa arepa, bonyuelo, empanadas. Medyo pag-ulit na yung pagkain nila eh. Kundi naman kung pagkain maayos, ano, paisa bandeja, sangkocho, ahiyako. Same food, different names, parang ganyan. On my last day, supposedly last day ko nung nakaraan pa, pero dahil nireserve ko yung araw na
magmamayami rin sila George. So sabi ko, sige, i-move ko na lang yung flight ko para magsakto tayo sa Miami. Makita-kita tayo sa Miami. On my last day, naka sa rooftop bar ako ng bar ko. Tausok ko yung pinsan ko. Tapos merong isang lalaki, tingin siya ng tingin sa akin. Sabi ko, eh, finally, parang merong gusto may pag-usap sa akin. Siyempre, halos 10 araw na ako dito, wala ako nakakausap kahit sino. Ang kausap ko lang sino, mga waiter. This one, gracias. Or yung reception na, hi, I will extend, thank you, goodbye, here's my payment. Yun lang, wala ako nakausap talaga. So, siya, nakapag-usap siya sa akin. Tapos, meron kami ng beer. Palagay ko siya ng loob, ganyan, nasa rooftop kami ng bar ko. Tapos, una, iniwan niya yung seat kasi bumili siya ng beer. Sumunod ako, pagbalik niya, bumili din ako ng beer. Kasi, umihi ako. Masaya-saya kami sa music, ganyan. Tapos, umiinom kami. The next thing na I remember, nasa hospital na ako. May mga nakakabit na sa aking aparato, yung parang sa heart rate, yung parang ganun. Dami nakakabit sa akin. Meron na rin nagtutusok sa akin ng dugo. Alam mo yun, yung parang transfusion, blood transfusion. Tapos meron sa kabila na isa pa yung parang tubig naman, yung ganun. Tapos sabi ko, nagising ako, hindi to pwede, may flight ako. So inalis ko yung mga nakakabit sa akin, tumayo ako. Gewang-gewang ko sa lakad, pero sabi ko, hindi, may flight ako. Sumakay ako ng taxi. Hindi ko na nabayaran yung taxi. Kasi tinatanong ko sa hospital, asan yung pera ko, asan yung wallet ko, asan yung cellphone ko. Wala na daw. Sumakay ako ng taxi, hindi ko na nabayaran yung taxi. Ang nagbayad ng taxi yung hotel. Pagdating ko sa hotel, sabi ko, pera mo ako ng laptop, ayusin ko yung flight ko. Ayusin ko yung mga social media ko kasi baka na-hack. Ganyan. Hindi, nabuksan ko lang yung laptop nila. Tapos nahimatay na ako, natumba na ako. Tapos tumayo uli ako maya-maya. Sabi ko, wait, I'm so sorry. Uulitin ko. Tapos nahimatay uli ako. Nahimatay ako 3 beses. Kaya binigyan nila ako ng kwarto. Pagdating sa kwarto, bumagsak lang talaga ako. Natulog lang ako maghapon. Hindi ako nakakain. Pagising ko today, sabi ko, babayaran ko yung kwarto. Sabi nila, hindi, okay na, wag na daw nila ako babayaran. Wag ko na raw sila bayaran. Tapos sabi ko, okay, sige. 19 hours, hindi ako nagparamdam sa mga kaibigan, sa mga pamilya ko. So, nag-alala sila. And then, may message ko sila. Sabi ko, wala na akong kahit ano, wala nang valuable sa akin. Itong cellphone na meron ako, 3 cellphone yung meron ako. Yung iPhone na nabili ko sa India. Yung Samsung na ginagamit ko over nung mula pa nung 2018, ginagamit ko siya kasi hindi na natatanggal yung SIM card noon. Andun yung pang OTP ko sa bangko. Itong iPhone na tong ginagamit ko, sira naman yung back cam neto. Ang gamit lang neto is front cam. Sira na rin siya somehow. Nakasuksok lang to sa mga damit ko. Nakita ko, nandun siya. So meron akong naging cellphone. Chinek ng family ko yung card ko. Sabi ko, paki-freeze. Nawalan na ako ng 300,000 na nakaw na nila. Ngayon, babalik muna ako ng Amerika bago ako gumawa ng iyong pandesisyon. Hanggang ngayon, namamanid pa rin yung katawan ko. Nahihilo pa rin ako. Marami sa inyo yung siyempre yun ang babash. Pero guys, hindi kayo nakakatulong. Hindi rin ako dito nagpapaawa. Hindi ako nagkukwento ko dito sa masamang nangyari sa akin. Masaya pa rin ako, thankful ako kasi hindi ako na-kidnap, hindi ako na-chop-chop, hindi ako napatay. Buong-buo pa rin akong darating. Lahat ng gamit na nawala, magagawa ko ng paraan na pagtatrabahuan ko yun. Ngayon, kung pakiramdam ninyo, wala akong kwenta, bahala kayo, opinion nyo yan. Mahalaga sa akin, buhay ako. Mahalaga sa akin, kompleto ako.
At yung i-bash nyo man ako, kaya sabi ko, wala pa rin kayo sa kalahati ng mga nagawa ko sa buhay. Hindi lang sa pagda-travel, kundi sa pagiging tao. Sana sa pag-bash nyo, masaya kayo. Sana maganda yung nagawa ninyo sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, at marami kayo na pasayang tao.